Ay, kanina po ay nakausap namin si Cagayan de Oro Congressman, Deputy Speaker Rufus Rodriguez, at ang sabi po ay siya at si Mayor Oscar Moreno ng Cagayan de Oro City ay sumulat na raw po kay Secretary Galvez, sumulat na rin sa inyo, sumulat kay Secretary Duque ng ilang beses na, tatlong beses na, niwala hong sagot kayo ni minsan. Hindi daw niyo pinansin ang sulat nila at sila ay humihingi po ng karagdagan o ng bakuna. Hindi lang karagdagan, kundi ng bakuna. Paano ba? Bakit daw hindi sumasagot? Na-acknowledge naman po namin yung pagtanggap ng kanyang sulat at na-endorse naman po namin sa task force na nagde-deploy ng mga bakuna. Ano po? Pero yung magandang balita siguro para kay Deputy Speaker Congressman Rufus Rodriguez na aking kaibigan ay kung napakinggan po natin yung Talk to the Nation ni Pangulong Duterte kagabi ay pumayag na po siya na ang ipaprioritize nga po sa vaccination deployment in terms of the number, no, ay yung mga areas kung saan mataas ang bilang ng COVID-19. So yun yung pinakabagong direktiba po ni Pangulong Duterte na inisyu niya kagabi sa Talk to the Nation po niya. Opo. At yan po ang magiging kasagutan din po natin sa request po ni Congressman Rufus Rodriguez dahil yung Cagayan de Oro City po ay nasa MECQ ngayon. MECQ, opo. At mukhang hindi lang sila may problema, Secretary. Kasi the whole Mindanao, and you are from Mindanao, yes, na matulungan po ninyo ang inyong mga kababayan sa Mindanao dahil the whole of Mindanao, ang daing ho nila ay papatak-patak lang ang dating ho ng bakuna. Opo. Bale, yung pagde-deploy po natin ng bakuna is based doon sa iba't ibang mga factors, no? Nabibigyan naman po, no, yung distribution po natin as equally as possible, depende sa population at sa size. Opo. Ng area. Pero ngayon, dahil nga po ay nag-utos na si Pangulo na i-factor in na rin po yung risk classification or kung gaano kalala yung bilang ng COVID doon sa area na yun, magre-recalibrate na po tayo. Kaya ibig ko sabihin, yung mga naka-MECQ po, opo, ay maaaring ay magkakaroon na po ng mas maraming doses ng bakuna dahil ipa-factor in na rin po natin yung risk classification nila dahil ito po yung mga area na mataas ang bilang ng COVID. Opo. Ayun. Okay. So yung mga nasa MECQ, makakaasa na po sila? Mga kailan po yan, Secretary? ASAP na po yan dahil directive po ni Pangulong Duterte kagabi. So magre-recalibrate na agad ngayon ang vaccine deployment task group, no? At magre-recalibrate sila kaya i-adjust namin. Tamang-tama dahil marami na rin bakunang dumating ayun sa bansa, lalong-lalo na ngayong buwan ng Hunyo. Okay. May problema daw itong Pfizer na dumating sa mga local government units dahil walang kasamang sirens, heringilya. Special pala ang heringilya nitong Pfizer kaya hindi nila magamit. Ay, hindi naman po. May napoprocure naman po tayo na syringe para po dyan. Opo, pero walang tama po kayo. Meron pong, kumbaga, may specifications po yung syringe. Opo, opo. Na kinakailangan po para sa Pfizer. Si Mayor Marcy po ng Marikina ay meron daw silang Pfizer na dumating pero walang kasamang syringe o heringilya kaya hindi nila magamit. Yung pala'y special ang heringilya. So kailan po darating yung mga heringilya na kailangan? Ipa-follow up ko po yan ngayon, yes, sa ano po, sa task force. Opo. At saka yung Sinovac, meron na ba hong dapat po kasabayan ng bayan eh. Pag-deploy mo nung analysis yung Sinovac. Sorry, hindi ko narinig, kabayan. Opo. Kasi hindi rin gumagamit yung Sinovac dahil wala pa yung certificate of analysis mula sa manufacturer. Ay, hindi ko po, hindi ko alam yung issue na yan. Galing ko sa report yan ng DOH. Tapos, anong nangyari na ho dito sa 2 milyong doses ng AstraZeneca na mag-expire na po sa June at saka sa July? Bakit hindi pa ho daw may pamahagi ito? Ayon sa pinaka-latest na ulat po ni Yusek Berhere,
ay naubos na po namin yan. Wala na po yung AstraZeneca na mag-expire sa June, July. Na-administer na po namin yan. Pakuna na, you mean? Opo. Opo. Kasi kagabi lang ko niya sinasabi ito na ipamamahagi na. So ibig sabihin, future. Ang report sa amin, baka no, kasi ang kine-check ko namin ay mga local officials mismo na nagdumadaing ng bakuna. So itong mga daing nila, sigaw nila ng bakuna, kailan ho matatapos itong pag-distribute ng mga bakuna? Ay, depende po yan sa ano natin, di ba? Kada dating ng supply, tulad ngayon, no, ang total na dumating po sa amin ay 12 million plus. Opo. Ang na-deploy na po namin ay 10 million. Opo. Kasi may bagong dumating na Sinovac. Sinovac. So, okay. Pagdating noon, deploy agad. Kaya may naiwan pa mga about 1. Something million dito po sa amin. Pero i-deploy na rin po namin yan. Alinsunod dun sa direktiba ni Pangulo na ipaprioritize natin yung mga MECQ area. Kumbaga. Opo, opo. Yung bang, kasi lahat to halos ng local government na nakakausap namin, pag tinanong namin ng tungkol sa mga private hospital na punong-puno na nga ng mga pasyente, ang nirereklamo daw po, ang PhilHealth ay napakalaki ng utang pa sa kanila. I'm talking only sa Mindanao, mga hospital sa Mindanao, at saka ibang mga magi sa Palawan. Pwede bang tulungan natin yung mga hospital na magbayad ng PhilHealth kung talagang sinasabi nilang may pera sila? Nagkakaproblema ho sila mga hospital. Opo, lagi naman po tayo nagpa-follow up with PhilHealth regarding yung sa payment nila sa hospital. At meron po silang ginawang bagong policy ngayon. Mm-hmm. Hindi ko matandaan yung pangalan ng polisiya. But mm-hmm. dapat nag-enable yan ng mas mabilis na pagbayad ng PhilHealth. Opo, makitulungan po. Ngayon, Secretary, kasi talagang nagagalaiti kanina si Congressman Rufus Rodriguez, kaibigan naman ninyo and you are from Mindanao, siguro ho, ewan ko lang ha, suggestion lang naman, tawagan ho ninyo para maging cool naman yung tao at yung pangako ninyo. Ano po? Sige po, tatawagan ko po, kabayan. Okay, salamat Secretary ha, salamat at good morning, ingat. Bye, buntag. Maraming salamat kabayan, good morning po sa lahat. Ingat po, God bless, stay safe.